Magandang araw sa inyo mga katalpak. Welcome back to our channel. Ngayon guys, pag-uusapan natin yung isang token na kung saan nagkaroon ng malaking effect sa mga stable coins dito sa ating cryptocurrency world. Ayan. So, pag-usapan natin guys si Luna at kung paano at ano nga ba yung talagang isa sa mga naging nangyari kung bakit nagkaroon ng nosedive sa kanilang token. So, yan nga guys. Kita-kita nyo naman sa kanilang graph ngayon na kung saan sa kanilang kanilang table sheet na kung saan ito yung naging effect after 5 days ng kanilang pag-dive sa kanilang token. Ayan, sa pag-nosedive sa kanilang token. Bali, ayun nga guys, ito yung kanilang website where Luna is under Terra blockchain. So, base nga dito guys sa kanilang information through their website, Terra is a leading cross-chain protocol in the industry where may mga bridges sila dito under Ethereum, Solana, and then Binance Smart Chain, Polygon, and then at iba pa. So, napakaraming blockchains where nagkaroon sa kanila ng bridges. Ayan. So, malaki yung naging impact guys nung nangyari nito kasi ultimo yung mga leading cryptocurrencies na like BTC, Ethereum, nagkaroon din ng impact ng pagbaba rin ang value nila. So, yun nga, pag-usapan natin yon for today. So, head on tayo sa isang nakita kong website. Isa sa mga nakita kong information na kung saan nagkaroon ng attack sa Terra Luna blockchain. Sabi rito, BlackRock and Citadel borrowed 100K BTC from Gemini. It appears in their loan book. They swapped 25K of that BTC into UST. This was all done quietly in anticipation of the attack. When the time was right, they called up Du Quan at Terra Foundation and said they wanted to sell a lot of BTC for UST. So, yun nga guys. Ayun yung naging setup nila. Okay? As it was a large trend, they told him they didn't want to move the market and asked if he would like to buy their large block of BTC at a discount of 4 UST. Du Quan took the bait. So, nagkaroon ng kumbaga kinagat guys yung chance na mapalitan nga BTC into UST. He gave them a huge chunk of UST. Yun nga guys, thus lowering the UST liquidity significantly. So doon na nagkaroon ng pagbaba ng liquidity. At the point, Blockchain Citadel dumped all of the BTC and UST, causing massive slippage and triggered a cascade of forced selling in both assets. So doon na nagkaroon guys ng massive slippage and triggered cascade. So doon na nagkaroon ng tinatawag nating nosedive with the value on after 5 days. So, the real problem was Blockchain Citadel knew that the anchor which holds a lot of Luna was a Ponzi scheme. So, isa pala yun guys sa mga sasabi nating Ponzi scheme na naka-apekto sa value ng Luna where after nung nagkaroon ng transaction na ganun. So, they offered 20% staking up APY for Chris stake and this crash would trigger a more withdrawals than Anchor can repay. So yun nga, doon nagsimula yung magkaroon ng huge withdrawals on their Luna token. So the Luna cryptocurrency, this forced withdrawal and selling would trigger a massive sell-off in Luna, thus further breaking the 1% peg, wrecking the market further. So, yun nga. Isa yun guys sa mga naka-apekto na kung saan doon na yung pag-break ng ating ating value sa ating Luna. So, hindi na talaga mapipigilan yun guys kasi nga malaking amount na yung pinag-uusapan. So, bigla talagang nosedive yung kanilang token na hindi natin, walang sino man ang nakakaalam. Kumbaga, no one predicted na yun yung talaga yung mangyayari. Pero, masabi natin na with this explanation na pwede ring talagang isa ito na naka-apekto sa Luna token. BlackRock
and Citadel can now buy BTC back cheaply to repay the loan and pocket of the difference. Meanwhile, billions of longs and Bitcoin VAR were wiped out. So, yun na nga. Ganun na nga talaga ang mangyayari, guys. So, even though mag-buyback nga, so, hindi naman din ganun kadali para ma-put back kung ano yung meron sa ating, ano, sa Luna cryptocurrency. Oh, so, sabi nga nila, this was a pure market manipulation. So, yun nga yung isa sa mga iniisip nila dito sa kanilang Luna token. So, ano yung, ano ko rito, masasabi ko rito, sa Luna, guys, yung pag-deep dive na to ng Luna token, hindi natin masasabi agad kung kailan at kung gaano sila makaka-recover. But it will take time before Luna token can recover. So far sa ngayon, sobrang baba, guys, ang value nila. So, 0.00201837. So, it takes time para mabalik yung dating sigla ng token nila. So, yun nga, guys. Maraming salamat sa inyo for tuning in. I hope na nagustuhan nyo yung ating update for today. Like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell button para like yung updated sa mga NFT gains and cryptocurrency updates na ipipicture din sa ating channel, guys. Stay tuned always. God bless and peace out.